Good morning po sa inyo mga Carvers TV. Nito po tayo ngayon sa aking pinakaunang ginawa na pagsisidling ng Gemellina tree. Yan guys, ito. Papakita ko sa inyo. Ito yung pinakauna kong ginawa na pagpapatubo ng sidling ng Gemellina. Kakalipat lang ito sa plastic guys. Ayan, may ugat na. Ayan. Kakalipat lang to. Nga siguro isang linggo na to nalipat dito. Kaya ngayon guys, tuturo ko sa inyo paano mag-process ng pagsisidling nito kasi may nag request sa akin na magpaturo daw siya kung paano daw pag-process ng Gemellina tree pag-seedling. Kaya tara guys, samahan nyo ako guys. Ang gagawin natin eh, siyempre meron tayong dapat meron na tayong nakuha na ano, mga tawag ito, mga bunga ng Gemellina. Kaya papakita ko sa inyo mga bunga nito. Ang dami nito. Ayan. Ang gagawin po natin eh, una pinuno sa inyo guys paano magpisa nito. Yung iba ginagamitan na nga to, pinupokpok. Sa akin naman, iba naman to guys. Ang gagawin ko lang, iapakan ko lang to para yung mga tubig-tubig niya hindi tatalsik sa akin. Kasi pag tinapakan mo lang siya, doon lang yung sa lupa yung mga tubig niya. Ayan. Pagkatapos yung magpisa nito guys, ay huwag mo kalimutan mag ano, maghugas ng kamay kasi ang bunga na to guys nakakalason to. Ganito lang na, ganito lang guys ang pagpiga nito guys. Pakain mo lang to. Ayan. Para yung tubig niya hindi tatalsik sa'yo kasi pag ginaganon mo na ganyan, yung tubig niya pupunta sa iyo, di man pura man sa iyo yung damit mo. Gagawin natin ganito lang. Ayan. Puputukin lang natin lang para yung liso niya, yung buto. Ayan lang. Kuha na natin. Ito na. Pakita ko. Ayan na. Kuha ko na. Ayan. Diba, ang dali lang. Ayan na. Hindi mo na kailangan pupukin. Yan. Dahil lang ito tumubo guys. Tapos nito mag ano, tanggalin itong mga buto. Bibilad natin ito para matanggal na yung mga tubig-tubig niya. Yan o. Tubo pa. Hindi pa lang itong naano natin. Tanggalan naman ito. Pero madami pa ito. Siguro nasa 500 yata ito. Aabot ito. Ayan guys. Ibibilad muna natin ito. So ito na mga Carvers TV. Ito na yung ano yung inano natin. Yung piniga natin. Napatuyo na natin. Nabilad na natin ito ng araw. So tuyo na, tuyo na siya oh. Madali na itong tumubo kasi natuyo na yung mga tubig-tubig niya. Dapat ganito yung itsura guys. Ayan. Yung tuyo na talaga siya. Ayan. Pwede natin ano, pakita ko sa inyo man, paano mag seedlings nito. Tara guys. Best TV, magsi-seedlings na tayo. Ang unang gawin natin, dapat meron tayong ganito. At ganito lang kalaki yung mga Best TV. Ayan, tapos lagyan nyo ng lupa, tapos bungkalin nyo ng maayos para yung buto ng pagtubo niya, pag transplant natin sa plastic, madali lang bunutin kasi malambot pa yung lupa niya. Ayan, ganito lang. Ayan, yung malambot na malambot talaga siya. Ayan. Ito pa nga, may natira pa nga.
Umubo na siya. Yun. Kasi mas maganda kapag dito mo ito ka mag seedlings. Kasi guys, kasi yung isang buto nito, dalawa, tatlo, apat ang tutubo nito guys. Ito, dalawa, tatlo, apat ang tutubo nito kasi dito yan lalabas oh. Yan dito, sa gilid-gilid niya lalabas to. Isa, dalawa, tatlo, apat. Dito lad kung sa seedling tree mo siya, yan yung seedlings, tutusok mo lang din yun. Mas maganda pag dito kasi hiwalay-hiwalay siya pag tumubo siya, pag ganun, pag biyak niya. Oh yan oh, apat agad oh. Apat agad, isang buto lang yan. Ganito lang yung kalaki ng mga buto. Yan. Apat agad yung tumubo niya. Di mas makakatipid tayo sa buto. Kasi madami yung seedling sa tutubo. Kaya, ayan guys. Ito na, dapat natin gawin. Tapos yan. Yan. Kasi yung iba guys, yung sa akin yung una din, diniretso ko sa seedling tree. Yung iba hindi makaturok, hindi makalabas yung seedlings niya kasi naipit titulad pa ganito. Ganito lang. Yan. Ito. Itutusok mo lang to. Dapat yung itutusok mo yung may parang may butas, may bunganga dito, parang may ganun. Pag ganun mo lang siya. Yan. Dapat patusok siya. Yan. Ganun mo lang. Patusok mo lang siya. Tususok mo yung parang may butas. Yun lang. Yun o. Yan. Dahil lang to, pwede nga ito ilagay lang. Pero mas maganda kung ganitohin mo kasi yung pagtubo niya nakalinya. Hindi yung kung saan saan tutubo. Kasi pag transplant mo, matamaan yung iba. Mas maganda yung nakalinya lang siya. Yan, ganito. So ayan, tapos na. Tapos lagyan natin ng lupa to guys. Yan, lagyan natin ng lupa para matabunan siya ng konti. Yan lang. Yan lang guys. Katapos niyan takpan natin niyo ng tawag ito luka, yung dahon ng lubi. So pagkatapos ito guys, lagyan mo lang ng lupa. Tapos hayaan niyo lang guys na tumubo, wag yung gagalawin siya guys kasi pag ginalaw niyo baka yung ugat niya umugat na yung buto. Tulad niyan no, siguro nasa 3 linggo ata to o 2 linggo bago siya tumubo. Ayan. Huwag nyo siya, hayaan nyo lang siya. Baka sabihin nyo, hindi tumubo. Tutubo talaga yan. Kasi, matagal talaga tutubo itong mga bunga ng puno ng kahoy. Di tulad ng gulay, 3 araw lang tutubo na. Ito, matagal talaga to siya. Kasi, bunga to ng puno ng kahoy. Kaya, pag tapos nito, huwag nyo siya galawin. Hayaan lang siya tumubo. Tapos, tip ko sa inyo guys, pagkatapos nito, lagyan nyo siya ng tapit, takip kasi pag hayaan nyo siyang ganito, maraming kasing kuwan dito, mga manok makakalkalin ng mga manok, hindi sira yung seedlings natin. Ngayon gawin natin, tatakpan natin to ng so gawin natin, lalagyan natin na tatakpan natin ng lukay, tawag ito yung lukay, yung dahon ng niyog. So ganito lang guys, yan makakakalkalin ng mga manok. Saka depensa din to sa pag umulan ng malakas, hindi matatamaan yung buto natin na sinidling dyan. Tapos na yung ginawa natin, ganun lang kadali magsidling guys. Sana huwag mo kalimutang mag like and mag share at mag subscribe sa aking YouTube channel. Sana may natutunan kayo sa aking video guys. Maraming salamat sa panonood.